tabi po sa susunod naming ibabalita. Patay ang isang bata matapos paulit-ulit na binalibag sa kalsada ng sarili niyang ama sa Rodriguez Rizal. Ang nakakakilabot na tagpo nasa pulpa sa video. Nasa front ng balitang yan si Gary De Leon. Pasado alas 9 ng umaga nitong Miyerkules na magkagulo ang mga residente sa barangay San Isidro, Rodriguez Rizal. Ilang bata ang napatakbo, pero ang isa sa kanila hindi nakalayo matapos atake ng lalaking hubot-hubad. Bigla naman binuhat ng lalaki ang bata at saka hinambalos sa kalsada. Hindi pa nakontento ang lalaki at umisa pa. At isa pang hataw. Sinubukan ng isang lalaki na sakloloan ng biktima, pero nakatakbo ang suspect, bit-bit ang kawawang bata. Napalabas naman ng kanilang bahay ang ibang residente habang nag-iiyakan ang ilang bata. Ilang lalaki naman ang tumulong para mabawi ang bata. Isinugod siya sa ospital pero idineklara siyang dead on arrival. Hindi naman kita sa video pero bugbog sarado ang suspect matapos kuyugin ang mga galit na residente. Matapos kuyugin sa presinto ang bagsak ng suspect na 26 anyos na si Eranio Veraces. Habang 7 taong gulang na biktima, mismong anak pala niya na si Aaron. Kwento ng misis ng suspect na si Rodaline, bigla na lang nag-amok ang mister niya na high raw dahil sa illegal na droga. Bali, nakasarap po yan yung gate. Dito po kami sa loob lahat. Nung nagwala siya, naligo po siya galing sa CR tapos lumabas siya. Tapos pinilit niyang buksan yung gate hanggang masira niya po. Paglabas ng bahay, nakita ng suspect ang anak na naglalaro at siya ang napagdiskitahan. Tumakbo pa daw po yung anak niya, tapos nahila niyang damit. Kaya lang nadapa pong anak ko, kaya nahuli niya. Kaya yun po. Eh, hindi po niya kasi siguro nakilala ang anak niya. Bukod sa gumagamit ng pinagbabawal na gamot, tila may sakit din sa pag-iisip si Eranio. Pero dahil walang perang pampacheck up, ikinulong na lang nila ang suspect. Hindi pa po kasi namin napacheck up, pero tingin daw ng iba, meron na daw po. Wala po kasi kaming pera. Sinasara lang po namin yung gate para hindi siya makalabas. Sumailalim na sa inquest proceedings si Veraces para sa kasong parisay. Pero bago pa man gumulong ang kaso at investigasyon, namatay ang suspect sa kulungan matapos daw ihataw ang ulo niya sa pader. Pinag-uugpugyan na yung ulo niya hanggang sa mawalan ng malay at agad na dinalagad sa ospital. Yung nga at mga ilang oras, naideklara na siyang patay na. Hindi naman makapaniwala ang nanay ng suspect na si Josephine sa sinapit ng kanyang apo. Masakit po talaga, pero kinakaya ko lang po. Pero yung ano po, yung apo ko po talaga, hindi ko po matanggap na gano'n ang magkapatay niya. Ang sabi ko nga po sa sarili ko, mas maganda pa sana namatay yung anak ko kundi ang apo ko. Nasa punerarya na ang bangkay ng suspect habang isinasailalim sa autopsy ang labi ng biktima. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5.